esports. Pero pagdating sa late game, a Claude is still a Claude. Tapos Paramis with a second chance of life. Tapos hahawakan pa ni Haivos. Talaga namang, or Haivos, talaga namang mapapahagos din ang dugo nyo. Pero uy, let's head on naman sa game number one. Series 2, JNA Esports versus Anarchy Uprising, Baymax. Mm-hmm. Ako, I would go for Anarchy Uprising. Oo, kaya ako ano, very family. Nakita ko to sa AA Super Monching. Ah. Diba? Doon ko sila pala nakita na nagparamis talaga, na nag-workout. How about you? Lineup-wise. Anarchy Uprising nga, sa lineup-wise tayo maring atin. Just because of the Azrael and Lunox. Dito na ito, UD4. Mark, pero look at this. The aggressiveness coming from CJ is not working as of now against Anarchy Uprising. That's a Claude, that's a Cho, and a Selena support na bumabantay dun sa jungle camp. Natatawa ako dito kasi si CJ, hindi na siya yung back siya kanina, ngayon Hilda mo na siya. At ganun pa rin yung nagiging technique niya. Just go and interrupt the viewers, or rather the enemy team, at the same time naman si Trevor nagro-rotate. Pero susundan ni X-Conspirate. Ay, nahihila! Hindi malik! Ito yata yung magandang pa-counter out sa paglipad-lipad ng ipong tarat. But at the same time, hindi sila nagsasucceed masyado sa pang-delay kay Almighty Sensei. Pero it's too early to see that as well. Dahil si CJ dito, di tinatantanan yung purple buff natin. As Almighty Sensei still goes ahead and steal that purple buff. Ako tinamaan ng Abyssal Arrow. Ever tinamaan ng Abyssal Arrow ng Abyssal Trap. And ang first blood will be going for the side dito ng Anarchy Uprising. Grabe. Medyo makulip. Si CJ, I like his yung confidence niya dito sa sarili niya. Kaya kong masustain yung sarili ko. So as much as possible, I'm gonna try to deny or delay the Claude. But that's not happening . Ang nangyari pa dito, nagkaroon pa ng assist yung Claude natin because they failed on what they're doing. Trevor has been taken as a first blood by a Selena. You don't like, no? You don't want to this Selena to have kills dito ng ganito kaaga. Alam mo naman, Abyssal Arrow, Abyssal Trap is enough to take down a support hero just like Trevor. And eto, natatamaan pa sila ng Abyssal Arrow palagi. Yun nga, and daming setups out of nowhere for Anarchy Uprising. Partida, wala pa Wave the Dragon na binigay doon si Rapidoot, only at level 2 right now, being harassed by CJ with the Hilda mo. Pero dito, Cyclone I will be used. Disengage siya lang din muna as a first turtle response right now and be targeted by Demon Kai. Pero dito, si Havos maispatan si Kevlar. Pero sabi niya, mamarapatin mo, tabi-tabi lang po. Yes, and as of now, the Lord is gonna be taken by JNA Esports. Kahit naman siguro ikaw, mapapatabi ka sa laki ni Glue. Di ba, pag tumabi sa'yo sa loob ng bush yan, di ba, matatakot ka talaga. Pero look at this, si Havos on the top lane, and together with Azrael, hindi natatakot. The harassment is real coming from them. The sustainability though coming from Kevlar is gonna be a tough match para dito sa isang Faramis. This early on to the game, Faramis wouldn't deal that much of a damage unless laging maraming minion. Pero eto, si Rapidoot ata ang gugusto, Abyssal Arrow. Uy, nagko-connect na naman dito para sa ating tropang Demon. Kahit masyadong ma-imit yung mga Abyssal Arrow, Baymax ha, talagang sumasargo ng isang matindi. Pero dito si Rapidoot, what a jit can do, just trying to dash out. Pero look at that knock-up against Trevor and Aaron. Hindi magre-result into a pick-up, but instead, there will be a sandwich method. Nakaabang si Azrael, pero dito sa bandang middle lane. Look at that puncture with a phantom execution combination coming from Demon kahit securing a kill. Pero dito si Havos, masusundan siya na isang maigi Kevlar to the rescue. Ang gandang follow-up nun, Baymax. Pero dito sa may bandang bottom side, we could see too easy for Mark. Already used the power of order, pero dito si CJ will go in for the aggression as a well normal attacks. Pero tatantanan din ba siya dito ni Rapidoo with the Jit Kondu ay with the Dragon. At sinamahan pa ng Abyssal Arrow just to secure a kill. Ganon kalinis, Baymax. Pero dito hindi yata masyado malinis sa pagpasok ni Trevor because that will be a 4-man Anarchy Uprising rotation against 1-man from TNA East. Ang nagugustuhan ko ngayon sa lineup ng Anarchy Uprising, base sa ating nakikita nito mga nahuling minuto, no? Stunlock, no? Crowd control combination, talagang hindi ka makakagalaw with the Abyssal Arrow with the Dragon galing dito kay Azrael and Rapidoot. You won't be able to move. And yun nga yung nangyari sa Matilda dun sa bottom lane. And partida, nasa loob pa ng bush yun, Maring Athena. What they can do though, as of now, is try to hunt down si Lancelot or tong Hayabusa natin because these two are gonna be their problem during the late game. Pero ayun, wrong positionings like that are gonna be crucial also. Kailangan nilang umiwas sa mga ganung bagay, Maring Athena.
Exactly. Kapag ka nagkasunod-sunod yung ganong pick-ups ng JNE Esports, they might actually go in and take this round. Pero, something crucial, katulad nga sinabi mo, more on CC-oriented tong lineup ng Anarchy Uprising. Meaning, na dapat, very crucial din, when you have a Purify Battlespell, pero wala naka-Purify Battlespell for JNE Esports Baymax. Katulad ito, sabi nila, anong Purify? Let's go for a pure pick-off against Anarchy Uprising as Rapidot. Just watch as Demon Kite and Aaron takes down another turret on the second lane defense on the bottom side, Baymax. Kakaroon ng doubt sa sarili yung Anarchy Uprising dito na yes, nagko-connect yung Abyssal Arrow. We've seen it hit multiple enemies every single time or almost all of the time dito galing sa silina natin. The problem is, hindi niya pinapasok. Once na nakita niyang nandun si CJ or yung si George natin, no, si Hilda, na nagbabantay, hindi niya nakagad itutuloy. And also, we're 5 minutes 30 seconds into the game. We're 3-2 to the score, pero 2-0 or 4-0 actually in terms of objectives. Dalawang turtle, dalawang turret na hawak ngayon ng JNA Esports. Pero another teamfight happening on the middle lane. Si Rapido, ginawit ang Weight of the Dragon, perfect. There will be no follow-up skill. Kasi guys ha, kapag Weight of the Dragon, pwede mo siya i-connect ulit. It's either isang sipa lang or lalagyan mo ng chu-chu-chu-chu! Ganun. Ay, grabe yung sound effect. Pero last effect, last ko na yun, pero dito si CJ makakasalubong na lang din si Rapido. Abyssal Arrow will not connect on to Trevor, pero napapapalakpak. Kulang na lang ng standing ovation coming from Baymax on to the top naman. Look at the channel. Uy, nakasi Habos. Era with the normal attacks from the shuriken si Habos mapapa-flicker out, pero hindi, aabutan pa rin ng quad shadow ni Aaron. Rapido to was too late, but dito sa may bandang middle lane, look at the rotation na binigay ng JNA Esports, successfully taking down the hyper carry, which is the almighty sensei. Pero there will be a counter go na naman as the Abyssal Arrow will not connect. Trevor and Demon Kite being very careful right now, pero nakapa-flicker na lang din siya before Rapido was able to do something with the Way of the Dragon. Pero speaking of way, look at CJ here making his way onto the back lanes mismo as Aaron takes another turret onto the top lane. 3-0 turret takedown sa tayo, Baymax, right now. 21.5k against 16k ang gold natin dito. Pero bago natin banggitin yung mga item, may bakbakan na nagaganap. Ako po yung Way of the Dragon doon ni Rapidot, medyo na-aksaya because Demon Kite goes it for another kill instead. Dahil napaka-aggressive nila, sila na naman nakakahawak ng aggressive and even half control against Anarchy Uprising. Pero quick item check tayo dyan. Look at the items. We're just 7 minutes into the game. Raptor's Machete together with the Blade of Heptasis na ang hawak ni Demon Kite. Eh, bakit? That's a 2-0-2 Lancelot this early on to the game. Already going for that endless battle. Why yung Hayabusa natin? Endless battle and Blade of the Heptasis as well. Ganon sila kalamang sa networks kasi if you look at the items of the Claude, hindi buo yung Raptor's Machete niya rito, though he has a Demon Hunter Sword. That's a good item choice, especially ngayon na mas kailangan mo ng way para makapag-farm ng minion wave ng mas mabilis. Pero bago ang lahat, naku, nahuli yung ating tropa na si CJ. Way of the Dragon magkoconnect doon, pero look at Selena just laying everyone on his turf. Pero dito si Demon Kite magkakaroon ng mga kiting skills as well as a Phantom Execution. Magkoconnect, yes, pero will not result into a kill. But instead, baka ka-steal naman siya ng purple buff against Anarchy Uprising. But right now, si Trevor being very aggressive. Pero si Kevlar, nag-aantay ng pwedeng kapitan yung tuko natin. And naiiwasan nila kahit papano yung mga Selena traps as well. Azrael, another Abyssal Arrow, hindi na naman magko-connect. But Aaron here, look at that. Nagkakaroon ng space dito. Shadow kill against Rapidot. Mas gusto niya po pa nag-i-tease. Abay, ma'am! Pero dito look at that sandwich method coming from Anarchy Uprising. The last of Chaos Assault will connect, but the last hit coming from the Faramis will also get the last hit. But dito si Xbo or si Habos, pili na itong patakas against Kevlar na napaka-asim. But they can definitely back it up. In terms of third takedowns, naka-takedown naman si Almighty Sensei. Uy, nabot! Pero maiispatan siya ni CJ. Goes in, galit na galit. Hit call si CJ, nako, pero hinag na mo yan. Mas gusto niya ba? Ano nga ba pa kontra ka sa kanya? Which is a true damage. Pero kakayanin niya, may extra shield sa dito. Aabutan pa ni Trevor dito sa Almighty Sensei. Medyo nag-overextend ka na dyan ng teamfight. Look at the Circling Eagle with the Guiding Wind combination. Securing a kill against the Hyper Carry of Almighty Sensei. Grabe. Yes. Grabe talaga. Mariyadina, nakita mo naman, di ba? As
mabilis pa sa quick maring Athena. Pero quick item check lang din naman tayo dito para sa side naman ng Anarchy Uprising, Claude going for that golden staff. We've seen him use his ultimate or yung kanyang blazing duet on the team fight dito kanina sa may purple side, pero not enough damage. Bakit? Kasi sobrang delay nung kanilang mga network. Pero speaking of team fight, team fight na naman yata ang mangyayari. Kasi nung pag-forward dito na CJ, bago pa makapasok si Rapid, naispatan niya na agad. Yung axe niya, guys, pinapendong pista agad dito. Yung Anarchy Uprising. And right now, hindi makasabay si Anarchy Uprising. Why, Baymax? Hindi sila makasabay because of the Hayabusa and the Lancelot. Diba? Nabanggit ko kanina that this is gonna be their problem if they weren't able to stop them from farming. Pero ano nangyari? The Lancelot and Hayabusa themselves was able to take down 2 turrets until the bottom lane ng maaga. Pero kung ganito nang ganito yung mga gagawin nila, this is gonna be good for them. They were able to pick them off, pero eto, si Demon Kite ang babawi. Ang babawi talaga. Look at the Thorndrose eliminating Almighty Senso yet again. Split. Ginamit na dito Kevlar trying to chase down Rapid Dot. Rapid na rin yung pagtakbo niya. Pero execution with a Parcher will secure a kill. A double kill pa nga for Demon Kite. Pero dito si CJ nagtatago. Tatamaan ang Bisal Arrow. Alam na ngayon ni Azrael na nandyan lang kayo. Ha? First Lord of the game being targeted by JNA Esports. So while Faramis or Havos is too busy on clearing out a new objective onto the bottom side naman. Which is actually good naman kahit papaano. This is gonna be the way para makahabol ng gold yung Anarchy Uprising is for them to split push. Hindi makakapush ng mabilis ng turret si Havoc, but at least, di ba, nakakapag-show siya ng minion wave, buying time at least para dito sa Claude and dun sa Lunox natin. Yung dalawang yun kasi yung pinakamagiging hard carry nila by the late game, no, onto the side of Anarchy Uprising. Azrael, we can see the 2-0-3. Pero yung, alam mo yun, yung presence niya hindi naging ganun kaganda during the early game. Usually we would see a Selena na super aggressive talaga, na walang takot na pumapasok. Pero siya, he tried to play it safe. Pero ano nangyari? If you look at the items, I think it's just a Calamity Reaper para dito kay Azrael. Oh, wala pang Calamity Reaper. That's just a clock of destiny. Whilst yung ibang miyembro ng Anarchy Uprising already going for the third item. Tulad ng Lunox, going for the fourth item na pala. Hindi lang third, meron na siyang Holy Crystal and Lightning Truncheon. Whilst Demon Hunter Sword na, Deadly Blade na yung hawak dito ng Hayabusa natin with the BOD. Look at that. Dito pumasok na naman si Kevlar. Use this. You don't do that to me. Makatay na talaga. Hindi dito sila Almighty Sensor. Another Abyssal Arrow will connect onto CJ. Try to run away. Too easy for Mark. Power of Order has already been used. Pati ang Power of Chaos. Pero doon sila napapasama ng very slight because all minion waves right now are controlled by JNE Esports. Pero Baymax, going back to the itemization, medyo naglalag behind, diba, si Anarchy Uprising. Because look at that gap as well. Pero tuloy na natin. Hindi naman, item, that's a Faramis, di ba? Tulad nga nasabi natin, Faramis is not that good of a mage hero. Pero, si Lina, super lag behind niya na ngayon pa lang siya nagka-Lightning Truncheon. Paano pa siya babawas sa isang Blue and Matilda na pareho ng naka-Oracle? No? So, he needs to farm really good or hunt down enemies as much as possible. Pero eto, naka-hunt down yata ng isa. Speaking of hunt down, maganda sana Wave of the Dragon yun. But mas maganda yung pagtigta si Trevor with the Guiding Wind. Grabe. For CJ right there. Talaga, I got your 6, bro. Get the 30. Pero dito, purple buff will be secured by Aaron against Anarchy Uprising. Lumiliit na naman ang mga... Ito na. Mga dito si Kevlar. Ito na yung... Pero dito, killing speed naman will be secured by Trevor against Anarchy Uprising as they destroy another base turret in your face. Ang sagot, Demon Kite, medyo napapaasim, pero they can back it up because Azrael will be going for a shutdown killing spree against JNA Esports. Ito nga ba yata yung kinakailangan lang countdown, J, Rapid, Dude. Nako, kumapit na yung tuko. At kumapit na naman yung tuko natin, manlalagkit sila. Azrael trying to find a way for his life. Pero si Aaron, makakapass with a card shadow. CJ runs for his life also. Pero yung passive doon, X-Bot or the Havos will secure a kill. Kevlar, on the other hand, trying to run away with a split. Ang ganda, no? May kulto siya sa pagtakbo. Pero he was powered up by Juicy Lemon. Kaya sobrang bilis din at sobrang energized. Kakulay niya pa si Juicy Lemon, color green. Pero dito, color green talaga. Supermark natin with the power of chaos. Going in for the Chaos Assault against CJ, pero pilit na tumatakbo. Ang gusto ko dito, Baymax, sabi mo kasi si Azrael, kailangan mag-step up. Binigyan ka ng double kill and mega kill. Grabe naman yun. Bari at ina, alam mo, I've noticed something dun sa Faramis natin na kapag si Glue nag-i-split, di ba marami yun? Dumadami yung Glue natin. And the problem is,
yung skill 1 ng isang Faramis Marin at mas maraming kalaban, mas masakit. So ang nangyari, kaya namatay yung Hayabusa natin doon, is katabi niya yung ano, glue na naka-split-split kanina. So yung damage output na natanggap niya, sobrang taas. Tulad nito, ang taas ng sipa ng Cho. Mas mataas din yung paglipa dito ni Demon kahit Palapay at kahit Trevor. But at the same time, Kevlar goes in for another face check. Uy, makakangabot niya dito. But sa split-split sila, Bobos, pero make it that. Si Abos makakapag-ulti pa rin naman with the Cult of Altar. Nakasanib, yes, pero wala pa namang namatay sa mga kakampi niya. At the same moment, Abyssal Arrow will connect. Galit na kasi too easy for Mark with that too easy chaos assault as well. That will be a two-man down for the side of JNA. At another Abyssal Arrow will connect onto Trevor. And look at that, the mega kill will be secured by Azrael. Pero dito si Aaron gumagawa ng sarili pangarap kung ako na natapusin. May malefic roar ba yan? Direct tignan nga natin. Pero habang nandyan pa nga si Habos, pili sa lupan. Hindi na natapos pa. And a mega kill pa nga for too easy for Mark will be secured. Buntik na sila doon. And that will be the first wiped out for this game. For the side dito ng JNA Esports, muntik na silang makiluwas doon. Alam mo, Maring Atina, we forgot about Paramis' passive na kapag marami siyang soul na nakuha, it is gonna be 3 seconds lang for him to respond. And yun nga yung nangyari. Luckily, they have that Paramis to save the day, Maring Atina. Isang one hit na lang yung base doon ng Anarchy Uprising. Nako, baka may display ka doon, ha? Directly, baka naman. Gusto kong tignan yung Malefic Roar kung meron si Eren. Kasi, yes, sir. Ay, wala. Kung may Malefic Roar, kinaya niya sana. Tapos ang finish line. Oo, tapos talaga finish line. Pero right now, the middle lane turret being targeted with Anarchy Uprising with just one mistake. Talagang yung stampede coming from the ultimate or rather the first kill dito na X-Bot or ni Havoc. The Lord? At talagang nag-make sense against JNA Esports. The Lord right now marching towards the top lane base turret. Pero dito sila rapido with the wave. The Dago will connect onto Kevlar para split-split para makatakas. KJ on the other hand on a bad position. Susundan pa rin ng mga Chaos Assault. But good thing that they were able to turn down or to burn down the Lord as fast as possible. Dahil nandito na ulit si Aerith Quad Shadow. Pero fizzle in, fizzle out na lang din muna ang pangsagot niya doon, Paytax. Maria Tina, if you look at the map, the map as of now, balanced na. Things are balanced almost. Bakit almost? May kapraso pang buhay yung second tier threat ng bottom lane dito ng JNA Esports. Pero from zero to hero, nakakuha sila ng dalawang inhibitor threat against JNA Esports. And tulad nga nasabi ko, Lunox is gonna be their main problem on the late game. And eto na, sumasakit na yung ulo nila sa sobrang kate, pati pagkamot nagsusugat, Maring Atina. Imaginin mo kung gaano kasakit yung kate na yun para magsugat ka sa pagkamot. No? Anarchy Uprising, coming back into this match, and if you look at the score, 15-15 tayo, pero there's a 4k gold lead onto the hands of Anarchy Uprising. It doesn't really matter that much na, since we're 17 minutes into the game, pero at least, di ba, kanina ang laki ng kalamangan ng JNA, but still, they were able, no, to turn things around. Pero dito si Aaron, pinagtutulungan. Good thing that CJ was also there. But I'm the math, kasi po, si Trevor, maladora. Talagang explorer siya, pati si Aaron, guys, sa sobrang pag-explore niya, muntik niya pa matapos yung game number 1. Buti na lang wala pa siyang Malefic Roar, parang very familiar yun na. Ganun yung ginawa ni Kilowash. Against Omega, yesterday, guys, muntik niya na rin matapos. But tignan mo naman, road to pro talaga, literally, patay yung mga laro natin, Baymax. But right now, Aaron goes in with a Quad Shadow, pero sinasight ko na lang si Rapidoot. Let's go, Baymax! Pinasakit lang talaga niya yung ulo ng show natin doon. Sabi niya kay Rapidoot, tignan ko nga kung Rapido ba talaga yung kamay mo pagdating sa paggamit ng show. So ang ginawa niya, lipat-lipat lang ng shadow, napatunayan niya, hindi daw Rapido yung kamay ni Rapidoot pagdating sa paggamit ng show. Pero kanina nakita ko, lagi siyang nahuhuli. I think ano lang yun eh, paggante or gante lang ng ape, no, ni Aaron dito. Pero look at that, Trevor, building up that lightning truncheon, meaning mas kakati ngayon ng damage ng kanyang mga wisp dito. Anarchy Uprising needs to look up yung ganyang klase ng damage output. Meron kang Divine Glaive and Holy Crystal West yung Lancelot natin dito with that Windtalker. On to the other side, yung Hayabusa with the Athena Shield. Sa kabilang team naman tayo, Claude. Good item choice para doon sa kanyang Queen's Wings. Bakit? Masyadong makati yung Hayabusa together with this Lancelot.
So hindi siya kagad neto mababurst down or mapipick off whilst yung ating Selena, sabi kasi ni Baymax, ani, kailangan ko daw mabol ng item, so buo kagad tayo Divine Glaive tsaka Holy Crystal. Oo, kasi si Baymax, kapag siya nagsalita, on point, so gawin na natin mismo, aura mismo. And I like it na nakahabol siya in terms of KDA as well, Baymax. Mm-hmm. That is a 4-0-6 from zero, literally zero, to hero, di ba? Yes, sir. Nako. Lemon energized from zero to 100. Ah. Feeling ko nga, binaba niya saglit yung cellphone niya para uminom ng juicy lemon. Kaya naman talaga nawala yung takot, yes. Puro na tapang. Pero eto, nako, tanggalan tapang. Tapang na tapang talaga dito si Kevlar with a split against Azrael. Tatamaan ng Alicel Trapper. Hindi pa rin magpapadai. Lord Mighty Tessel with a normal attacks. Art of Thievery. Napaflicker out si Trevor. Mas advance siya mag-ise. Pero sasalubong ni Rapidot. Sabi niya, kailangan ko patunayan na rapid din yung mga daliri ko. Pero sabi niya, hindi ako pinagbibigyan ni CJ. Nakatakbo agad. Takbong magnanakaw. Walang lingunan. Aaron on the other hand. Already has the perfect target. Pero nalimutan niya si Too Easy for Merc. Merong power of si Rapidot. Yun na naman tayo, mga sir. Abangers na naman tayo dito sa bandang Lord natin, Baymax. As Anarchy Uprising starts this one out, nandito si CJ and Trevor. When things go wrong, pero si Eren, sabi ni Azrael, you don't do that to me. Napanood ko yung ginawa mo kanina. True, no? Binabantayan nila. May pag-ingat na ngayon para sa side ng Anarchy Uprising. No, hindi muna history repeats itself, sabi dito ni Selena Maring Athena. Bantay sarado ang kanika nilang mga kampo. Ang ganda ng mga setup ng Selena natin with the vision na coming from those abyssal traps. And this making sure na paisa-isa lang siya ng paggamit, because if lumampas siya ng isa pa, mare-reset or mawawala yung mga bantay niyang abyssal traps dun sa jungle camp as well as dun sa kampo nila. And because of that, inamo, malalaman nila na yung Hayabusa is going for the backdoor once again. Oo. Kailangan niya rin maging conscious in using her abyssal traps, guys. Yan yung ano, dapat na iniisip natin. Hindi pwedeng lagay lang tayo ng lagay. There is a plan for everything. Pero dito si Trevor lumipad na with a circling eagle. Pilit na sinusunod at dito pa rin. Lord, dati makukuha pa rin. Di pa rin natin demon kahit karting egg. Pero a monster girl will be secured by Too Easy for Mike. Rapid dude trying to run for his life by X-Bot or Havos is too busy defending their lanes against Aira with the Hayabusa. But look at demon kahit here. Immortal. Ipinap niya Rapid dude hindi very rapid ang mga daliri. Kaya nahihirapan siya sumabay dito. And at the same moment, JNA Esports will secure another Lord. And 17-17 ang ating kill score, Baymax. Ang ganda ng setup na ginawa nung glue natin doon. Yung mga pagpasok niya, yung pagkapit niya onto Rapidot, removing Rapidot out of the way dito nung Lancelot natin. Kaya nagkaroon sila ng magagandang setup plays. Pero look at this, tamang depensang Marino lang yung Anarchy Uprising. Pero mukha susunod na si parang CJ dito. Partida, si Kevlar lang yung nanguna doon, pero si Demon kahit tinamaan na bisang araw, pero ayos na, mada-dodge out niya with a Thorn Rose. Aaron goes in with a Shadow Kill, Quad Shadow out, pero nagtagumpay naman sila in successfully putting pressure against Anarchy Uprising. Isang base turret na lang ang natitira, and that is on the top lane na hindi na hinayaan pa ni Aaron na matira pa. Kevlar goes in on the full strategy, pero makakatakas lang din while he notices that Too Easy for Mark is on the power of chaos right now. Pwede siyang rat-ratin eh. Anytime. And natikman niya na kung gaano kasakit yung rat-rat na pwedeng ibigay sa kanya ng isang Too Easy for Mark, no? Ito ang pwedeng gawin ngayon dito ng JNA Esports is wait for another Lord or wait for someone na magkaroon ng misplacement, no, dito sa mapa ng Anarchy Uprising. The map control is definitely for both sides of the team. Bakit? Almost pareho eh, or literally the same team has no towers outside of their base. Meaning kahit saan to magpunta, no, pwedeng-pwede na nilang makontrol yung laban natin dito. As long as hindi sila ma-pick off. Pero eto, mukhang nagpaparamdam yung JNA Esports, no, na kaya namin tapusin. Kaya nating tapusin. Kaya let's do this. Mukhang magkakaroon tayo ng bakbakan dito. Tamang abangan lang. Uy, nagnakaw muna ng isa si Demon kahit sabi niya, pang gusto ko na purple ba? Let's go! Pero dito, another abyssal arrow will connect. Azrael will not go in and punish someone kasi very crucial. Gintong klase ng standing as well, Baymax. Yes, in terms of network, nakakalama si JNA Esports. But at this time of the game, TikTok time, hindi na masyado magmamatter si Gold because you will be focusing on the rotation and mistakes na pwedeng makommit nung kalaban mo. Pero sinong una makakakommit kaya noon? That is the question. Patatag. Hindi lang kapit matatag. Kapit sa patalim, Maring Asina. Kasi ang talim ng damage ng mga JNA Esports dito.
Pero mas matalim dito si Almighty Sensor, yung blazing duet niya, pinandisinfect niya lang muna, nandadaanan nila. As he backs away because of Rapidus Wave the Dragon na hindi masyado nag-result into a good pick-up. I was slowly watching him. Yes, there is a Wave the Dragon. Pero parang hindi sila buo ng loob, Max, pagpasok as well. Eto na naman, katulad niyan. O, diba? Inaantay eh. Kahit naman siguro tayo, Maring Athena, mawawala yung kumpiyansa natin sa sarili na pumasok o yung hindi mabubuo yung loob natin. Kapag nakita mo, napagdikit mo pa lang sa kanila, kalahati na lang yung buhay mo, diba? So, hindi mo talaga kakayanin na basta-basta na lang magkaroon ng misplay or mishap dito sa laban natin. This is just the game 1 of our series number 2, pero yung bakbakan na itong dalawa, almost pang semifinals na yung caliber. Diba? Talagang wala nagpapatalo sa kanila. Wala ng base or wala ng turret ang Anarchy Uprising. But still, they were able to handle their own against JNA Esports na talaga namang namamayagpag na during the early game pa lang. Yes. And another thing to consider is that habang gusto nilang pumalag, may isang pa ang nakatali sa base. Bakit? Kasi merong Eren na lumilikod. Laging meron itong pumangarap doon na second kilo wash for JNA Esports, guys. Hindi niya tinatatala, no? Bottom lane kung bottom lane. Kaya kailangan talaga may isang nakatali lang doon sa may bandang base. Hindi sila pwede mag-overextend at the same time. That's the funny thing, eh. Kaya talaga, pang may Hayabusa, diba, magiging trabaho sa late game, sumegue. Yes. Yeah. Ako, para sa akin, Maring Athena, kung papipilian ako ng pagbabantayan ng Anarchy Uprising doon sa kanilang base, it's gonna be Rapido. Bakit? Why? Mas kailangan nila si Havos during the team fight dito sa Lord. Bakit? They were able to revive eh kapag gumamit na to ng ultimate and yung damage output niya medyo may kataasan na rin. Kasi mukhang hindi sila mag-team fight into the Lord. No, binigay nila ng libre against JNA. Because look at Kevlar here. He is slowly punishing 5 members with a shutdown against Azraella. Mag-isa niyang ginawa yon. Pero dito, maganda rin yung godlock. They too easy for Mark against Kevlar. But at the same moment, this is a level 4 Lord. Nasa JNA Esports, Baymax. Naku, hindi na to mamamansin. Dire-direction na to. Is numberies naman talaga. Pero let us remember, nandito pa rin yung fast clearing member nila, which is si Havos. So, tulad yan, nasabi ko, mas maraming minion, mas masakit yung damage. As long as hindi nila mapadikit to dito sa ice cream, kakayanin pa nilang dumepensa. And look at this, that's what they're doing right now. Pero mukhang gusto nang tapusin talaga ng JNA. Right here with a shadow kill, susundan na lang din ng mga normal attacks. Good thing that Havos is there. Masakit yung stampede niya, guys, ha. Literally stampede talaga kapag nag-gadikit-digit doon even na minion. Wait, sorry, dito pumasok si Sting throwing in pero walang damo dyan. Mahihirapan ka. Meron pa siyang immortality. Yes, but he needs to take care of that kasi one time big time lang yung magiging combo niya. At the same time, JNA Esports mapapa-atras na lang din. Hihirapan silang tapusin, Baymax. Nako, ganitong-ganito yung sumpa ng ano, anong Super Munching Maring Athena. Is it gonna be the same ba para sa kanila na hindi nila maisasarado yung laban against Anarchy Uprising? Pero alam mo ba kung bakit napaatras yung JNA Esports doon? Right after gumamit ni Havos ng stampede niya, no, with the 4 minions, yung huling bumanda kay Trevor, literal na isang one hit na lang yung natira sa buhay niya. Ganun kasakit yung damage ni Havos dito sa laban natin that yung JNA Esports, nagkakaroon na sila ng doubt kung kakayanin ba nila if, no, may mga minions silang kasama. So they need to find a way para mag-initiate ng teamfight na malayo sa mga minions, no, para walang mabandahan yung stampede dito ni Havos. Oo nga eh, literal stampede eh. Kaya yun ang iwasan mo, masakit yun. Pero dito mas masakit ang mag-isang pumasok sa area with a shadow kill. Havos will be down. Sa tulong na rin nila Demon kahit wala na silang ibang magawa. Cult of Altar, yes, but that is just around 10 seconds na pwedeng mabuhay tong si Havos. And look at that. Ayun lang eh, nantay ni CJ and goes in for another job. Again, too easy for Mark. And look at that. Napakasakit, Kuya Eddie. While all of this is happening, lumipad pa si Trevor, sinabayan ng Circling Eagle. But look at Almighty Sensor. Here goes in. BMI out. Kalmahan lang natin, mga chong. Pero disiplina rin ang kailangan dito ng Anarchy Uprising as they bounce it off onto the minion wave na dinala ng JNA Esports. Maring Athena, pasensya na guys kung natatawa ako because I've thought something na ang problema ng JNA Esports dito is the only person that they were able to pick off is si Havos. Eh ilang seconds lang nabubuhay si Havos. Within 5 seconds lang, buhay na uli.
So sabi nila, nakapick off ako ng isa, nakapick off ako ng sila, tara let's go for a team fight. Tapos bigla na lang nandun uli si Havos, gagamit ng Stampede, tsaka ng Ultimate, aatras na naman sila, waiting for another Lord Maring Athena. And the irony there is that, pag namatay siya with the Cult of Altar, 10 seconds siyang buhay. Nung multo niya guys, na nagagalaw niya pa rin. Tapos pagdabas yung Cult of Altar, buhay na rin talaga siya sa death timer niya. So that is actually around 15 seconds lang, na buhay pa rin siya. So hindi talaga totally patay. Pwede ba natin matawag na pinakabagong Cardo Dalisay ng MLBB? Siya yung literal na immortality. Oo. Yung hawak Maring Athena. Hindi na kailangan ng item dito ng tropa natin na si Havos. Yes. That might be one of the reason no, kung bakit sobrang taas ng damage output ng isang Faramis dito. Sorry guys if we're really highlighting si Faramis, pero siya talaga ang nagkikerry dito as of now sa Anarchy Uprising para hindi sila matalo. Though ito easy for Mark is still there no. Without Havos, they could have been defeated already kanina pa nang mas maaga galit against dito sa JNA Esports. Pero eto na nga, ang pinakahihintay natin, the level 5 Luminous Lord is up for grabs and naghihintay na lang na pag-agawan siya dito ng magkabilang team. Pustahan tayo dyan, magkakaroon ako ng ng comment section dyan na sana all pinag-aagawan. Oh, sana all talaga. Pero Baymax, another thing is bakit nga ba natin hinahighlight si Palamis? Kasi guys, this is a rare sight and another dagdag na knowledge lalo sa mga aspiring pro players or aspiring pro teams kasi JL Road to Pro na nga tayo dito. And Paramis guys, up to 90% kasi yung nasushootin. Okay, nagsiskill pa with level. Eh, max level na sila halos lahat. Or rather, lahat na talaga. Pero dito, Winter Truncheon para makasurvive si Azrael. Isang waling last hit na lang ang kinakailangan sa Irendo. Pero Lucas Pepper here, single-handedly eliminating Azrael, the Angel of Death. The wheels have turned, Baymax. Nako, yung Angel of Death yung natuluyan into death. Maring Athena, angkat na rin pala ng tropa natin na si Trevor dito. Pero look at this, positioning of JNA Esports pang defensive into taking this Lord, no? As of now, they're the ones taking it. Claude, medyo naghahanap pa ng way para makapag-stack up nung kanyang Art of Thievery before engaging into the teamfight. Yung kasi yung pinakakailangan niya para mas kumate yung kanyang ultimate dito. Pero si Abos na naman magiging target. Uy, pumasok na naman dito, pero Cult of Altar, bilangan nyo guys ha, 10 seconds yan na buhay. Lumilinger lang yan dyan sa Cult of Altar niya. Nakapag-skill pa rin siya against CJ. At the same time, look at that, in around 3 seconds, buhay na lang si Havos. 3 seconds na lang siya ha, nakita niyo yon. Look at the irony, di ba? Alam mo ba? Fatality pag gano'n. Oo. Alam nyo ba guys, na on the latest update ditong Mobile Legends, by the time na lumampas tayo ng 25 minutes, nataas na yung respawn timer natin. Pero hindi nag-a-apply kay Faramis. Pero dito sinabayan ni Almighty sa enter ng Blazing Duet. Say lock him back! Hala! Naku! Napapasama ang posisyon nila dito. CJ may aggravated but too easy for Merc. A legendary kill! Sabor and Kevlar as well. Si Havos na nakikipag-1v1 siya. Sabi niya, narinig ko na kila Baymax kung ano lang trabaho mo. Hindi rin worth it pag pinatay kita ng pinatay kasi ambilis mo rin. Mabuhay! Mabuhay! Yun at yun lang eh. Pero ano Baymax, tama, 70 seconds yung kay Trevor. Para lang ma-highlight guys, ma-compare nyo kay Havos ha. Pero sa 3 seconds lang talaga, no? Pero ang pwede nilang gawin dito, right after nila ma-takedown, i-takedown nila kagad uli. Kasi kung walang soul, hindi mabilis yung respawn ng isang Faramis, guys. Pero look at this. As of now, the Lord has been taken once again by JNA. And this is a level 5 Luminous Lord. You have a Claude, you have the Faramis, you have the Lunox, yes. Pero yung magic resistance and armor na bit-bit nitong level 5 Luminous Lord within the 33-minute mark of a game, sobrang taas niyan, Maring Athena. They could have... Yes, merong Divine Glaive naman pala yung Lunox natin dito. Pero ito, another defense about to happen. Look at that, pumasok na naman si CJ. What a shing, washing! Pero napapasama ang posisyon with the Chaos Assault. Immortality has been pop-up. The Lord is marching towards the middle lane right now. But Kevlar, sinasalo niya lang lahat ng mga dedish out na damage dito na Anarchy Uprising. As he goes in with a cool mode against Anarchy Uprising. They surprise against this kind of opportunity. Uy, na-force out niya dito. Blazing Duet? Order is too easy for Mark in Blazing Duet as well. Pero Kevlar is still alive, pero not for so long because dito... Ayan na! Ayan si Eren! Pero yung Lord natin at si Eren, yet again, finishes what he started. Goes in for the back door against Anarchy Uprising as they...